everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ang YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Oh, pakilike mo na, i-share, i-comment, i-subscribe. Mag-comment ka ha ng madami. As in, super i-like mo para mag-trending naman ang pagmumukha ni Kabibig, para ma-trigger niya naman ang mga pinkish o globot, mga bisaya na kong friends! Hello, hello, hello! Ako po. Naging trending si Madam Lenny Robredo. O nga, no? Parang nabigyan natin siya ng time para maging sikat ulit. Sabi kasi ng mga pinklawan na si Mama Lenlen daw nila ay gusto ng pribadong buhay. Pero ang nakikita natin, natural, mga chikadora, mga chismosa, mga marites, at nakikialam tayo sa kung ano ang mangyari sa Pilipinas, eh nakita natin parang gusto niya ng limelight. Gusto niya maging sikat. Gusto niyang pag-uusapan talaga. The more usap daw, the more na parang, nako, importante ka sa mga tao. Ganon ba? May relevant ka? Ay, relevance pala. Ay, nako, mga bibig, alam niyo ba? Oo, naging trending ang pagpunta ni Madam Lenny sa Harvard Kennedy University ba? Di o man, no, school. Harvard Kennedy School as nag-lecture daw si Mama Lenlen doon. Oo, tapos, ay naku, alam nyo ba? Sabi ni OJ Diaz, mag-ingat po kayo lagi, Attorney Lenny. Medalya po kayo ng Pilipinas. Halaka. Bakit naging medalya ng Pilipinas si Mama Lenlen? Eh, sabi naman ni OG Diaz, ay teka, baka mag-react ang mga trolls para po sa mga fans nyo. Ay, artista na pala si Madam Lenny. Ano ang kanyang ginagampan ng papel sa pelikula? The Harvard Stories? Oo nga. Medalya di umano ng Pilipinas si Madam Lenny. Ano bang competition ang napadalunan ni Madam Lenny? Pagpupunta ba sa Harvard, isa ka ng medalya ng Pilipinas? Pag magle-lecture ka ng Harvard, sa Harvard pala, medalya ka na ng Pilipinas? Ay, ganun ba? How about namang mga OFW? Diba? Kaming mga OFW, anong tawag nyo sa amin? Mga the new heroes of the Philippines. Sana sinabi nyo rin na may medalya kami. O, diba? Uy, pag-uwi namin sa Pinas, bigyan mo naman kami ng medalya. Oo, si Madam Lenny nagpunta ng Harvard, medalya na ng Pilipinas. Gano'n ba kabigat ang kanyang medalya? Na dapat ganun talaga ang tawag ni OG Diaz sa kanya. Yun daw ay para sa mga fans ni Mama Lenlen. So, mga trolls daw at ayaw i-acknowledge ang achievement ni Madam Lenny Robredo na pagpunta ng Harvard, eh, huwag niya na kayo mag-react, o, diba? O, tapos, sabi ni Madam Lenny Robredo, sandali lang naman ako mawawala. Nakiusap po ako na hindi po ako pwedeng entire semester. Wow! Entire semester talaga, madam! Ano kayong pag-uusapan niyo, madam? No? Magkano ba ang sahod, madam? Free ba ito? Or kawang... Ano ang tawag dito? Kawang kalinga? Talagang... Ano ba, nagpresenta ka ba na mag-ano ka, mag-lecture ka doon, maging teacher ka? Kasi wala akong pakialam kung ano nangyari sa'yo eh. Ay, Kabibig, talagang wala ka pakialam. Eh, bakit naging video-video mo sa Madam Lenny? Nangialam na ako dahil parang iba ang kanyang mga lecture doon. Pero wala akong pakialam na kung ano ang kanyang gagawin sa Harvard. Ang pakialam ko lang yung kanyang lecture doon. O, diba? So, nandun po ako mula October hanggang December. Pero uuwi ako dito ng November. Merong break in between na nandito ako, uuwi ako. Huwag ka nalang umuwi. Sabi ng ibang netizen, dyan ka lang sa Harvard magturo. Diba? The noblest profession is maging guro para daw maramdaman mo kung paano maging guro. Nako, Mama Lenny, kaya... Mag-schedule daw sila ng maraming events sa museum where I'm here pa daw siya. Nung nandiyan pa sa Pilipinas, pero nandito na siya sa Harvard. Oy. Pero I will be on top of everything. Ay, queen talaga siya. Oy. Ayaw niya na may ibang mamumuna sa Angat Buhay Foundation. Ako talaga, ha? Ako talaga ang mamumuna kasi medalya ako ng Pilipinas. Listen up, guys. Mga Angat Buhay, members, remember,
ako yung queen. Ako yung nagdala ng medalya ng Pilipinas. Kung wala ako, walang medalya ang Pilipinas. Always remember that. Ngayon, araw-araw na ako nag-oopisina kasi ang bigat ng aking medalya. Pero kahit andun ako, I will be top of everything. Kahit ano lang, Reels of YouTube, makikita nyo ako, we don't care. Ay, nako po. Pero ang netizen talaga ha, nagugulat sa ginawa ni Mama Lenlen. O ito ha, panoorin nyo ang videong ito. In fact, we feel that the fight is just starting. And we are very, very hopeful. We are very hopeful that what we started during the campaign will be something worth building on. A lot of people are asking me what I'm doing now. I'm doing many different things. The first one is we're continuing Angat Buhay. For the non-Filipinos here, Angat Buhay is Tagalog for uplifting lives. When I was vice president, we started Angat Buhay as our flagship anti-poverty program under the office of the vice president. Just to give you context, in the Philippines, the vice president is directly elected by the people. So in many instances, the elected vice president came from a different party than the president. So such was also the case when I... Panood yun na ang video, mga kabibig. Ito yung ilang-ilang komento ng ating mga desen. Yun na yun. Kala naman talaga namin magtuturo siya. Imukhang guest speaker lang pala siya para itaas ang sarili niya. Aww, ang Pinoy pa. Grabe talaga mag-observe ang mga Pinoy. Oo, di ba? Siya lang yung taong nagko-quote ng sarili niyang phrase, masyadong buhat bangko. Ay, ang shock eh. Nakaka-proud ipagmayabang na ako isang Pilipino. Mabuhay ka, tabi, Madam Lene Robredo. Ay, ito yung mga komento ng ating mga netizen ba nung nakita nila na nag-lecture si Madam Lene. Oh, yan pala ang pagtuturo, sabi ng ilang netizen. Hindi ganun ang professor namin sa aking paaralan. Parang rigid na rigid yung learning namin. Dito parang wala lang, parang tawa-tawa lang. Parang speaker lang siya na walang alam kundi anong pinagsasabi niya. Ay, nako, iba magkomento ang ating mga netizen. Parang ayaw nila itong ginawa ni Madam Lene Robredo. Lalong napasama. Oo, lalong napasama ang imahe ni Madam Lene Robredo. Pwede na mang sabihin niya magpunta ako ng Harvard kasi kukunin nila akong teacher or professor sa isang topic na pwede yung kapasidad ko. Pwede naman ganon. Okay nun, check na yun. Sige, okay na nga. Pagbigyan natin si Madam Lenny. Oo, kasi sabi nila, close daw si Madam Lenny sa may-ari ng Harvard. Bahala na sila. O, nagpunta siya doon. Sabi ni OG Diaz, medalya siya ng Pilipinas. Okay, keber. Okay, bahala na sila. O, magpapuripurihan sila ng isa't isa. O, pero, ang malaking intriga talaga, yung habang nag-lecture siya, nakikita mga netizen ang kanyang slides. Puro paninira. Paninira sa ating bansa. Paninira sa ating gobyerno. Paninira sa Pilipinas. Pagbubuhat ng sariling bangko. Diba? Ganun ba ka bigat ang medalya, Madam Lenny? Pati sa ibang bansa, dalhin mo yung medalya ng kayong kayabangan? Diba? Ang pangit po. Ang pangit po. Kaya maraming netizen ang nadismaya sa ginawa ni Lene Robredo. Sa mga slides ni Lene Robredo. Sa kung ano ang kanyang explanation sa kanyang mga, sa kanyang lecture, mga kabibig. Sabi daw ng iba, ay, hindi na pala mga ano no, mga teenagers yung mga estudyante sa Harvard. Kasi may mga iba kalbo na. Nakita kasi nila yung mga ano sa video na matatanda na, may mga edad na, nag-aaral sa Harvard. Alam niyo naman ang Pinoy, grabe yung observation. Tapos may pamerienda daw. Ay, nako, pag Pinoy talaga, you know na. O sige mga kabibig ha, yan ang ating latest trending news na ating pinag-uusapan ngayon. Remember, ang medalya ng Pilipinas ay nasa kay Madam Lene Robredo na dinala niya sa Harvard. Gusto niyo doon? Gusto niyo pumunta sa Harvard para magkamedalya din kayo? Sige, punta na kayo para magmedalya kayo ng Pilipinas. Bye everyone! See you next time!